Alam mo, nung weekend, parang nag-research ako, parang say, so, parang out of the latest count, may 10 to 11 million Filipinos daw ang nagkatrabaho talaga abroad. And isa sa mga talagang kalaban nila is anxiety. Because they don't know, kamusta na ba yung kanilang pamilya. Kim, may kinausap ka ba doon sa side naman ng mga naiiwan sa Pilipinas ng mga mahal sa buhay na you had to study their lives and what they go through in life? Siguro sa kaka-interview namin ng mga TNT, ng mga sa Showtime, siguro naipon na rin doon yung mga kwento sa utak ko na yung naiiwan ng asawa, kung anong ginagawa nila. And meron din ako mga friends na yung asawa nila nagtatrabaho sa ibang bansa. And wala pa naman ako nakakausap na nangaliwa habang yung asawa niya ay nag-OFW. So, personal research talaga. Okay, going to that next topic. LDR. Sabi daw talaga nila, long-distance relationships, sila yung mga prone to infidelity and broken families. Dali ka nung binubuo nyo ba to, may ganun kayong focus group discussion or study or research na nakuha? Marami kaming na-interview from abroad. Pero more than the physical distance, ang parating lumalabas yung emotional distance. Kasi diba sa panahon natin ngayon, parang sinasabi nga nila, ang dali na raw mag-OFW because of technology. Pero ako personally, parang feeling ko hindi pa rin. Kasi iba pa rin pag nasa harapan mo yung taong mahal mo. So yun, yung mas doon kami nag-ano, kasi minsan nagugulat kami yung mag-asawa magkasama sa bahay, pero emotionally distant, yung parang mas yun yung kina-capture namin pag nag-interview kami. So parang doon lang ang pinakamasakit lang kasi for the OFWs, yung diba umalis ka sa comfort zone mo. Katulad din yung pinakita sa scene, kasi diba boksingero talaga si Victor. Pwede siyang manapak eh, pwede nang gantihan yung nananakit sa kanya, pero nag-a-adjust siya kasi kailangan niya yun para sa pamilya niya. Nag-a-adjust siya, nag-pull back, diba si Victor. Okay, we have a next video, let's play it.